You know what I think? Pakorni ka ng pakorni. Muli kong asar dito na tinugon lamang niya ng isang malakas na tawa. Hindi ko na rin maiwasang mapangiti. So ibig ba sabihin nito'y bati na tayo? Why? Are we fighting? Maang nitong tanong. Tigilan mo ako sa painosente mo. Ayaw mo nga akong papasukin sa study room mo kanina. Sad ko sa kamarin itong inirapan. I need to do that because I know for sure that it would only take a glimpse of you and all my anger would disappear into thin air. Kailangan ko namang magpakipot, no? Ah, ganun. Gusto mo pala magpakipot, ha? Sige, magpakipot ka muna dito at aakyat na ako sa kwarto ko. Sad ko. Sinubukan ko itong itulak at saka ako nagbalak umalis ng silid na iyon. Ngunit katatayo ko pa lamang ay mabilis na pumulupot ang kanyang braso sa aking bawang at bigla niya akong kinabig papalapit sa kanya dahilan upang mapaupo ako sa kanyang kandungan. Not so fast, love. You need to give me some peace offering. Hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. You need to mend my wounded heart. Wika nito habang may pilyong ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Nagniningning ang mga mata nito habang nakatitig sa aking mga labi. Marahang dumampi ang kanyang masuyong halik sa aking mga labi. Isang mabini at inosenteng halik na kalaunan ay naging mapusok at mapaghanap. Muling nabuhay ang init sa aking katawan na pilit kong tinutupok. Ngunit sadya atang mas maningas ang apoy ng aming pagnanasa na walang kahit anong bagay ang maaaring makapuksa sa nagliliyab naming mga damdamin. Are you sure about this? If we continue, there will be no turning back, Heidi. Tanong nito nang sandali niyang bitawan ang aking mga labi. Saglit kong tinitigan ang kanyang mga mata. Kitang-kita ko ang sinseridad ng bawat niyang salita. I deeply appreciate that he took time to stop and ask me this question. At habang pinagmamasdan ko ang kanyang gwapong muka, ay tila may mainit na kamay ang humaplos sa aking puso. Para bang sinasabi noon na walang masama kung susundin ko ang sinisigaw ng aking puso. I throw all my doubts and hesitations out of the window. I've never been this happy in my entire life. It cost me my life in order for me to live again. Sinagot ko ang kanyang tanong sa pamamagitan ng isang mainit na halik. Agad naman niya iyong nakuha at muling pinalalim ang aming pinagsasaluhang halik. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga labi ay mas naging mapaghanap. Hindi ko na namalayan kung paanong natanggal ang aking mga saplot sa katawan. Namataan ko na lamang ang aking sarili na lubusang nakahantad ang aking kahubdan sa kanyang harapan. I love you, Heidi Pineda. Turan nito ng saglit na maghiwalay ang aming mga labi. Hindi ko na napigilang mapangiti. Masuyo kong sinapo ang kanyang muka sa kapinataka ng mabining halik ang kanyang mga labi. I love you too, Sandro Samonte. Nakangiti kong tugon. Muli niyang inangkin ang aking mga labi. Sa pagkakataong iyon, ramdam kong tuluyan nang nawala ang lahat ng inhibisyon sa kanyang isip. At katulad niya, tuluyan ko na rin hinayaang maging malaya ang aking puso na tanggapin ang pagmamahal na inaalok niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Bagamat parehas kaming naging abala sa aming kanya-kanyang trabaho, sinisika pa rin naming mabigyan ng oras ang isa't isa. This past few days has been nothing but great. I never knew that being in a relationship would give me a different perspective in life. I was determined and motivated to achieve my goal. Nakakapanibago dahil kahit kailan ay hindi ko naramdaman ito sa ilang taon naming pagsasama na Jacob. Cliche it may sound, but I never knew what love is until I met Sandro. Hindi ko alam na ganito pala dapat ang pakiramdam kapag nagmamahal. Marahil ay nabulag ako noon sa ideya ng pag-ibig. Jacob was a safe choice. He doesn't ask for too much of my time, which works in my favor since I was too busy working with my father to run his company. Our relationship was plain and simple. Now, I am questioning myself if the feeling that I had for Jacob was really love, or I was just blinded by the comfort and assurance that he was giving me. Maalin man, isa lang ang sigurado ko. This feeling that I have for Sandro is more intense and real. Ang isipin ko pa lamang na mawala ito sa akin ay tila dinudurog ng aking puso. Sa maikling panahon na aming pinagsamahan, pakiramdam ko ilang taon ko na siyang kilala. Ngayon ay naroon kami sa loob ng kanyang opisina habang tinatapos ang presentation na aming ipapakita sa kliyente upang maisagawa ang plano. Do you still want to do this? He asked out of nowhere.
Napahinto ako sa pagtitipas sa aking laptop. Ilang mga detalye na lamang ang kulang upang matapos iyon. Napalingon ako sa kanyang gawi habang nakakunot ang aking noo dahil sa labis na pagtataka. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit na lamang niya iyon biglang naitanong. Of course, why wouldn't I? I work hard for this presentation and I can't wait to see Jacob and Katrina's faces when they found out that we stole their biggest client. Nakangisi kong turan bago muling ibinalik ang aking atensyon sa aking ginagawa. You're still onto it? Revenge? Again, Sandro, why wouldn't I? Kunot noong tanong ko rito. Malapit ko nang mapapagsak si Jacob. Ngayon pa ba naman ako susuko? I would never do that. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapabagsak si Jacob. Bilang ganda sa palulokong ginawa niya. What for? Are you still affected by what he did to you? Isn't that right? Hindi mo matanggap na pinagpalit ka niya sa kapatid mo? Why? What difference does it make? Galit nitong tanong. Hindi ko lubusang maintindihan kung bakit ganoon na lamang ang pagtutol niya ngayon sa plano ko gayong ito naman ang mas makikinabang dito. Napahawak ako sa aking sentido sa kabahagyang hinilot iyon. Wala akong ideya kung bakit bigla na lamang itong nagagalit ngayon. These past few days were full of love and happiness. But the moment we got back to reality, it felt like our honeymoon stage was over. What's wrong, Sandro? Why are you acting like this? Naguguluhang tanong ko rito. Nothing. Wika nito sa kasinundan iyon ng isang malalim na buntong hininga. Tumalik ko dito at saka bumalik sa kanyang lamesa. Inabalan niya ang kanyang sarili sa pagbabasa ng mga papeles sa kanyang harapan. Sinubukan ko ibalik ang aking atensyon sa aking ginagawa. Ngunit labis akong binabagabag ng mga tanong ni Sandro. I know something is wrong and I can't focus on my work if I knew that something is troubling him. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan at marahang lumapit sa kanyang lamesa. Kahit nang makalapit ako rito ay nanatiling nakatuon ang kanyang mga mata sa mga papel na kanyang binabasa. Kapansin-pansin ang sadya nitong pag-iwas sa akin. Kaya naman sinugurado kong hindi niya ako magagawang hindi pansinin. Marahas kong hinablot ang kanyang kamay saka walang babalang kumandong sa kanyang binti na lubhan niyang ikinagulat. Heidi! Nalalaki ang mga matang tura nito. Tell me, why are you mad at me? Tanong ko rito. Umiwas ito ng tingin at hindi agad nakapagsalita. Kaya naman mabilis kong sinapo ang magkabila niyang pisngi saka ito pilit na pinaharap sa akin upang magtama ang aming mga mata. Look at me and tell me what's bothering you. Why so grumpy, ha? Huh? Umirap ito kasunod ng malakas na pagbuga nito ng hangin. I'm worried that you may still have lingering feelings for your ex. That's why you're so eager to continue plotting your revenge. Pag-amin ito, hindi ko napigilang mapangiti. Are you jealous? I teased him. Matalim niya akong inirapan bilang tugon. Sapat na iyon upang kumpirmahin ang hinala kong nagsiselos nga ito kay Jacob. He's your ex-fiancé. He's been part of your life for how many years? You've known me for how long? Less than a month? I'm walking on a landmine when it comes to you. I'm afraid that something will take you off and boom, everything will turn into ashes and I'll lose you forever. Litan niya nito. Would it make you feel better if I tell you that this past few weeks has been the greatest part of my life? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo mas matimbang ang pagmamahal ko para sa iyo na nabuo lamang sa loob ng ilang linggo kumpara sa nararamdaman ko noon kay Jacob sa loob ng ilang taon? Kapansin-pansin ang pagpipigil nito ng ngiti habang sinasabi ko ang mga katagang iyon para itong teenager na pinipigilan ang kilig. Besides, I'm also doing this for my father. Malakas ang hinala ko na konektado ang pagkamatay ko at ni Daddy. Kailangan ko malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng ama ko. I'm sure whoever it is that was behind my murder is the one who's also responsible for my father's death. But I heard your father died in depression and anxiety. Hindi kinaya ng puso niya ang pagkamatay mo kaya inatake ito sa puso. I was planning on visiting him after you died, but I was too late. I didn't find the courage to talk to him after that. What my father did to him. Hanggang ngayon ay bitbit ko pa rin ang bigat ng kasalanan ng aking ama. Malungkot nitong saad. I'm sorry if I was too late. Kung mas maaga ko lamang sana siyang napuntahan, maaaring natulungan ko siyang malampasan ang kalungkutang dulot ng pagkawala mo. Shh! It's not your fault.
Kung yan man ang totoong nangyari, gusto ko pa rin makasiguro. Pero hindi ko maintindihan, ngunit talagang malakas ang kutob ko na konektado ang lahat. Giit ko. That's why I have another plan in mind. Turan ko. What is it? He asked curiously. The moment we successfully steal their biggest client, they would definitely take a big blow from it. We need to use that opportunity to penetrate their company. We need to see the books and check whoever it is that would hugely benefit when both of us died. You think this is about your company? Wala namang ibang maaaring maging dahilan kung hindi iyon. Malinis na tao si Daddy. Wala siyang kaaway sa labas. Kaya't ang natitira na lamang na maaaring gumawa sa kanya ng masama ay ang mga taong nakapaligid sa kanya na maaaring makinabang sa pagkawala naming dalawa. Well, that would be your fiancé. Komento nito sa kamahinang tumawa. You have a point, but why would he kill me before our wedding? Wala siyang mapapala kung mamamatay akong hindi pa kami kasal. Wika ko habang napapaisip. Hindi sinasadyang sumagi sa isip ko ang tungkol sa aking kapatid. Now that me and my father are gone, the only eligible heir to the company is my stepmother. That means... Katrina. Wala sa sarili kong nabanggit ang pangalan ng aking stepsister. What about her? Takang tanong nito. My stepmother would inherit half of my father's share if he died without a will. But she has no interest in the company. And if I'm not mistaken, she would definitely give her shares to Katrina. Which means Jacob's next target is Katrina. You think Jacob is planning to get the company through your sister? But based on what I saw the other day, it seems like she's voluntarily get into a relationship with Jacob. Sa tingin mo ba, plinano nilang dalawa ang lahat? I'm not sure. I've known Katrina since we were teens, but I don't think she's capable of that. She has no interest in running our company. People change for money, Heidi. You'd be surprised to know what people are capable of when they were tempted by wealth and power. Still, something doesn't add up. So, what exactly is your plan? Usisa nito. Kapag nawala ang pinakamalaking kliyente ng Prime Construction, siguradong maraming investors ang mawawala ng tiwala sa pamamahala nila. Then, you'll get the chance to buy their share until you have enough power to overthrow Jacob as the CEO of Prime Constructions. Paliwanag ko. Sounds like a good plan. Turan nito. It will be. Your girlfriend is brilliant. Kumpiyansang saad ko. Definitely. Pagsang-ayon nito. How's your presentations going? Tanong nito. It's almost done. It will be finished later this afternoon or first thing in the morning. Alright then. I'll contact in Dubai so I can set a date to meet with the client. Tell me when it's ready and I'll book a flight immediately. I'm coming with you, right? Paniniguro ko. Tila naman bahagya itong nagulat sa akin tanong. Mukhang hindi niya iyon inaasahan. Yes, of course. You can come. You can stay with me when I present that to the client. Turan nito. You can't do that. I was the one who made that proposal. I should be the one to present it to them. Wika ko. I know that, love. But you have to understand. I don't know how to explain to them why I am letting my secretary present the proposal for one of our biggest possible client. Leave that up to me. Ako na bahala doon, pero hindi ako papayag na hindi ako ang magpapresent nito. You have to trust me on this. I know the in and out of this proposal. I can answer every possible questions that they will throw at me. I'm not sure if this is a good idea. I trust you, love, but I'm not sure if they could do the same. Don't worry about it. I can be very persuasive, you know. I figure. Nailing nitong saad. Fine. If you say you can do it, then I trust you. Besides, this is your plan. I don't really care much if you get this project or not. Ang mahalaga lang sa akin ay kasama kita. Malambing nitong saad. Sus! Bola! Sige na, magtrabaho ka na. Pagtataboy ko rito sa kasinubukan tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang kandungan. Ngunit bago pa man ako tuluyang makatayo ay mabilis niyang hinapit ang aking bewang at muling ibinalik sa ibabaw ng kanyang mga binti. Not so fast. Wika nito.
I need some booze. Malambing nitong saada. Nakangiti ko itong inirapan bago masuyong pinataka ng mabining halik ang kanyang mga labi. Magaan at mabilis na halik lamang iyon. There. Wika ko, saka akmang tatayo na. Pero mabilis niyang hinawakan ang aking bewang dahilan upang hindi ko magawang makaalpas mula sa kanya. That's not a proper kiss. Komento nito saka sumunod na hinapit ang aking batok at walang babalang sinakop ang aking mga labi. Nang matapos ko ang presentation na aking inihahanda para sa gagawin naming plano, ay agad din kaming lumipad patungo Dubai. Nakatakda ang meeting namin sa susunod na araw. Bagamat kumpiyansa ako sa proposal na ginawa ko, hindi ko pa rin maiwasang kabahan lalo na't alam ko ang diskriminasyon sa mga babae sa mundong ginagalawan ko. I hate to admit but I was able to get a chance to prove myself worthy of my position because I was the daughter of the owner of Prime Construction. Pero alam kong ang isang hindi kilalang babae na katulad ni Caitlin ang haharap sa mga naglalakihang mga taong ito, tsak na hindi nila ako bibigyan ng ganoong pansin. Are you nervous? Tanong ni Sandro bago marahang hinawakan ang aking kamay. Kasalukuyan kaming nakasakay sa eroplano. Ilang oras na rin kaming lumilipad sa himpapawid. Halos kalahating araw rin ang biyahe patungo roon. Kasama na ang oras sa layover. Sandro wanted to use his private jet but I insisted that we book a commercial flight. I'm good. I'm just worried that I might blow this off. Tugon ko. I know you'll do great, Heidi. Stop worrying too much. I know you got this. Saad nito. Tila may mahika ang kanyang mga salita kaya't bahagya ng kumalma ang aking puso. Kahit mapaano ay naibsan na mabigat na pasanin ko sa akin dibdib. Thank you. Turan ko. Ngumiti ito bilang tugon bago marahang inilapit ang aking kamay sa kanyang mga labi at pinatakan iyo na isang mabining halik. Dahil na rin bahagya na rin gumaan ang aking pakiramdam, ay unti-unti na ako nakaramdam ng pagod. Hindi rin nagtagal ay tuluyan akong hinila ng antok. Nang magising ako ay nakalapag ng eroplano. Isa-isa na rin nagbababaan ang mga kasabayan namin pasahero. Nasa business class kami kaya hindi gaano karami ang tao. Hinintay muna namin makababa ang karamihan bago namin inumpisahang kunin ang aming mga hand carry na bagahe. Let me get that for you. Turan ito saka sinubukang kunin mula sa aking kamay ang aking dala. No need, kaya ko to. Hindi naman masyadong mabigat. Wika ko. Ngunit tila nagmistulang bini ito sa akin pagtutol. Kinuha pa rin niya ang aking bitbit sa katuloy-tuloy na lumabas. Naiiling na lamang ako habang nakangiti nang sumunod ako sa kanya. Matapos namin pagdaanan ang lahat ng mga proseso sa airport, ay agad na rin kami lumabas. Madilim na nang makarating kami sa Dubai. Naghihintay na sa labas ang sasakyang maghahatid sa amin sa hotel kung saan kami mananatili ngayong gabi. Are you hungry? Do you want to eat outside? Or let's just order food from our room? Tanong nito. I think it's better for us to stay in our room para na rin makapagpahinga tayo at maging handa para sa presentation bukas. Wika ko. Okay, I'll ask the hotel to prepare our dinner. Ngumiti lamang ako rito bilang tugon saka itinuon ang aking atensyon sa labas ng bintana. Hindi ko maiwasang mamangha habang pinagmamasdan ang mga naglalaki ang mga estruktura ng bansang iyon. Kung meron mang lugar na pangarap na mapuntahan ng mga taong nagtatrabaho sa negosyong katulad ng sa amin, malamang ay unang-una sa kanilang listahan ang bansang ito. Dekalidad at sadyang kakaiba ang mga disenyo ng mga gusali rito. Halatang hindi tinipid at talagang pinagtrabahuhan. Kaya naman ganoon na lamang ang tuwa ko nang mapili ang kumpanya namin noon upang magpresenta ng proposal para sa isa sa pinakamalaking entertainment park na itatayo dito sa Dubai. Suntok sa buwan iyon dahil maraming mas malalaking kumpanya ang naging katunggali namin. Ngunit bago ko pa man magawang tapusin ang proyektong iyon ay nangyari na ang malagim na aksidente. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang magtaka kung paano nakuha ni Jacob ang proyektong ito. Alam ko maganda at may laban ang proposal na ginawa ko, pero alam ko rin na hindi iyon perpekto. Kahit paanong nagawa niyang manalo at makuha ang proyektong ito. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring may tumulong kay Jacob upang magtagumpay. Ilang minuto lamang ang itinakbo ng aming sakyan bago kami tuluyang nakarating sa hotel kung saan kami mananatili. Wait here, I'll check if our room is ready. He booked one room for both of us. Hindi na ako tumanggi dahil wala rin namang silbi iyon.
Ngayon pa ba ako mahihiyang matulog kasama ito sa isang silid gayong inalay ko na sa kanya ang buo kong sarili? Naupo muna ako sa waiting area sa lobby habang si Sandro naman ay pumunta sa reception upang tingnan kung maaari na kaming umakyat sa aming kwarto. Habang nakaupo at naghihintay ay biglang naagaw ang aking atensyon ng isang pamilyar na mukha. Kumunot ang aking noo nang mapagtanto ko kung sino iyon. Anong ginagawa ni Becca dito? Tanong ko sa akin sarili. Nais ko sana itong lapitan ngunit naalala kong wala nga pala ko sa sarili kong katawan. Sigurado magtataka lamang ito kung lalapitan ko ito. Becca is my best friend. Anak ito ng dating kasosyo ni Daddy sa Prime Construction. Magkasabay nilang itinayo noon ang Prime Construction and Development Corporation. I don't know what happened but her father suddenly sells his share to my father, making the latter the sole owner of the company. Hindi naman naapektuhan noon ang relasyon namin ni Becca bilang magkaibigan. Hindi ko na malayang nakabalik na pala si Sandro at kinailangan pa nitong hawakan ng aking braso upang mapansin ko ito. What's wrong? Puna nito. Nothing, may nakita lang akong kakilala ko. But never mind, hindi rin naman niya ako makikilala kahit lumapit ako. Saad ko. Nang muli kong lumunin ang lugar kung saan ko nakita si Becca ay wala na ito roon. Napaisip tuloy ako kung tunay nga ba ang nakita ko o guni-guni ko lamang. The room is ready. Let's go. Ayan ito. Marahan akong tumango bilang tugon sa kainabot ng aking bag. Ngunit kagaya kanina ay hindi niya ako hinayaang magbitbit ng aking mga gamit. Agad din naman kaming tinulungan ng mga staff ng hotel kaya hindi na rin ito masyadong nahirapan sa pagdadala. Maaga kaming nagpahinga kagabi upang makapaghandang mabuti sa gagawin namin presentation mamayang tanghali. Marahan kong idinilat ang aking mga mata. Bahagya kong kinapa ang aking tabi at natagpo ang bakante na iyon. Maingat akong bumangon bago sumilip sa oras ang nakasabit sa may dingding ng silid. Mag-aalas 6 pa lamang ng umaga, ngunit gising na si Sandro. Inilibot ko ang aking paningin sa kabuuan ng silid upang hanapin ang lalaki. Natagpuan ko ito sa may veranda ng silid habang tahimik na nagkakape at nakatutok ang buong atensyon sa kanyang laptop. Magagaan ang mga hakbang akong lumapit sa kanya. Tila masyadong nakatutok ang atensyon nito sa kanyang ginagawa kaya't hindi nito agad napansin ang aking presensya. Kaya naman upang makuha ko ang atensyon nito ay walang babala akong umupo sa ibabaw ng kanyang mga hita. Saka ibinaon ang aking muka sa puwang sa kanyang leeg. Ramdam kong bahagya itong nagulat ngunit sa huli ay agad ding nakabawi. Automatic kong pumulupot ang kanyang mga braso sa aking bewang at ipinaloob ako sa isang mainit na yakap. Good morning. Inaanto kong bati sa kanya habang nanatiling nakasubsob ang aking muka sa kanyang leeg. Mahina itong natawa ngunit hindi ito sumagot. Panay lamang ang tango nito na labis ko namang ipinagtaka. Okay, I'll just wait your report on my email. Tura nito. Mabilis ako nag-angat ng mukha upang tingnan ito. Nakakunot ang aking noo habang nakatitig sa kanyang mukha. Sure, just don't forget to add all the revision that I told you. Muli nitong tura na mas lalong nagpalalim sa pagkakakunot ng aking mukha. Ilang segundo lamang ang lumipas ng tuluyan kong mapagtanto ang nangyayari. Dahil ko pa ang naistatwa sa aking kinauupuan. Hindi ko magawang ikilos ang aking katawan dahil sa takot na baka mahagip ng camera ang aking mukha. Hindi ko na kailangan lumingon upang matiyak na hindi ito nag-iisa roon. Mariin ako na palunok habang nanlaki ang aking mga matang nakatingin kay Sandro na tila ba humihingi ng saklolo. Don't move. Nakangising bulong nito sa akin habang saglit na may pinindot sa kanyang laptop. Okay, I'll see you all again tomorrow. Good night. Paalam nito sa katuluyang pinatay ang tawag. That was quite a show, huh? I hate you. Inis kong saad dito sa kamalakas itong hinampas sa kanyang balikat. Bakit hindi mo wala ko binigyan ng heads up? Pagalit ko rito. Nakangiti naman itong yumakap sa akin na tila hindi man lang ininda ang ginawa kong paghampas sa kanyang braso. Who am I to refuse a nice warm cuddle in the morning? Katwiran ito habang may naglalarong pilyong ngiti sa kanyang mga labi. Kahit na, you should have told me. Paano ko nakita nila ako? I can't imagine myself being the center of their gossips when we get back. Reklamo ko. Isang malutong na halakhak lamang ang kanyang tinugon sa akin na mas lalong nagpahaba ng aking uso dahil sa labis na inis. I should always remind myself not to disturb you when you're in front of your laptop. Komento ko. Mahina itong tumawa.
You can always disturb me for as long as you want. Just make sure that I'm not on a conference call. Asar pa nito. I hate you. Turan ko saka ito inismiran. You don't mean that. Seryosong turan nito. Of course I didn't mean that. I was just teasing him. Ngunit tila hindi niya yun nagustuhan. Ngumiti ako at ikinawit ang aking mga braso sa kanyang leeg. I love you. Agad kong bawi. Otomatiko namang umaliwalas ang kanyang muka sa kamasuyong pinataka ng mabining halikang aking mga labi. What do you want for breakfast? Tanong nito. I don't know. What's my choices? Balambing kong tanong habang pinaglalaro kong aking daliri sa mabalahibo niyang dibdib. You have 3 choices. Nakangiting tura nito. Nakuha ko na agad ang kapilyuhang tumatakbo sa kanyang isip. But I'm up to a nice morning seduction. What are my choices then? First, I can order an exquisite meal from the hotel and have it delivered up here. Second, you can help me for breakfast instead. And the last one? Agad na sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi bago ito sumagot. You can have both. Wika nito. So what will it be? Tempting it may sound, but I think I'll go with the first one. I teased him. Kapansin-pansin ang panghahaba ng huso nito dahil sa naging sagot ko. It was obvious that it wasn't the answer that he was expecting. The truth is, so am I. We both want the same thing, but I wanted to tease him first. Ganti ko man lang sa ginawa niya kanina. Hindi ko maisip kung anong kahihiyan ang haharapin ko kung sakaling nakita ko sa camera ng kausap niya. Mabuti na lamang talaga at bahagyang nakababa ang camera at agad ko isunubsob ang aking muka sa kanyang leeg. Dahilan upang maitago ang aking muka mula sa camera. Is there any chance that I might change your mind? Tanong nito habang nag-uumpisang gumapang ang kanyang kamay sa aking binti. I may have a talent of persuasion. Dagdag pa nito. Let's see. I teased him even more. So, does this mean you're choosing the 3rd choice? Tanong nito nang magtapat ang aming mga mukha. Would you let me choose otherwise? Ganting tanong ko rito. Not a chance. Nakangising tugon nito bago mabilis na sinakop ang aking mga labi. Buong puso ko namang tinanggap ang mainit niyang mga halik. Hanggang sa huli ay nanaig pa rin ang matinding damdamin na umuusbong sa aming mga puso. Ang bawat halik na aming pinagsasaluhan ay siyang pipingsaksi sa aming mga nararamdaman para sa isa't isa. Wala mang kasiguraduhan ng bukas, mananatili akong aasa na balang araw ay matatapos din ang uno sa tuluyan naming makakamit ang kaligayahan sa piling ng isa't isa. It's your fault. Inis kong turan dito nang pababa na kami ng elevator. What did I do? Nakangising tugon nito. Pinaningkitan ko ito ng mga mata bilang babala. I know he's well aware of what he did. Hindi lamang isa bagkus ay makailang beses na naulit ang nangyari kanina. He didn't stop until we was fully satisfied. Not that I'm complaining because it was obvious that I enjoyed it as much as he does. Yun nga lang, heto kami't nagkukumahog na sa paghahanda patungo sa meeting namin sa kliyente. Ilang minuto na lamang ang nalalabi bago ang nakatakdang oras. I hate being late. I don't like when people disregards other people's time. That's why I always make it a point to be on time. You know what you did? Tugon ko rito saka ito matalim na inirapan. Nang tumalikod ako sa kanya ay hindi ko na napigilan ang ngiting gustong kumawala mula sa aking mga labi. Marahan ko na kagat ang aking pang-ibabang labi nang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan mula sa aking likuran. Maya-maya pa'y dumapo ang mainit niyang hininga sa tapat ng aking tenga. And I'll do it over and over again. You can't do anything to stop me. Mapanghalinan itong bulong sa aking tenga. Mahina ko itong siniko. Kunway inindapan niya ito at nagpanggap na labis na nasaktan sa aking ginawa. Nilingon ko ito sa kamuling inirapan. Naiiling at nakangiti ako lumabas ng elevator nang bumukas iyon. Mabuti na lamang at sa baba lamang ng hotel kung saan kami tumutuloy ang lugar na pagdadausan ng aming meeting. Kaya naman labis ang aking pagmamadali upang hindi malate dahil mas nakakahiya iyon. Nasa iisang lugar na nga lamang ang pagdadausan at aming panggagalingan ngunit kami pa itong mauhuli sa takdang oras. Hurry up, Sandro!
turan ko rito habang halos lakad takbo na ang bawat kong hakbang. "We're still early. Relax." Tugon nito. "No, we're not. We need at least 10 minutes before the meeting start for me to make everything in order." Giit ko. Bagya pa ako nagulat nang bigla nitong habulutin ng aking braso dahilan upang mapatigil ako sa paglalakad. Kunot-no ko itong binalingan sa kainis itong binulyawan.